Hello! Narito muli si Auntie New Erica Ikang at ipapakita niya kung paano siya magluto ng Ilocano style, yung tinatawag naming dinengdeng. So, ayan ang aking mga recipe. Dahil ako lang mag-isa, so ganyan lang kadami yung aking recipe or ingredients sa aking tinatawag na dinengdeng, Ilocano style. Sa mga Ilocano kasi, pag dinengdeng sila, maraming klaseng gulay ang isasahog nila. So, anong gusto nilang mga gulay ng kanilang pagsamasamahin. So, yung aking dinengdeng lang ay yung meron tayong muli, yung aking paboritong talbos ng what you call this, spinach, or alubati, or bilbiluna. So, meron tayong konting isda na prinito, at saka meron din tayong garlic, at saka sibuyas. Yung mga iba, naglalagay sila ng ginger, pero kasi sa akin, hindi ako masyado yung ginger. Parang iba yung pang-amoy ko sa ginger. Pero, masarap. Maganda rin yung ginger na ihahalo sa dinengdeng dahil marami siyang naibibigay na sa ating katawan. So, yan. Guys, marami akong nilalagay na bawang kasi gamot din ito sa tinatawag nilang pang-maintain sa dugo. So, marami akong maglagay sa pag ako'y nagluluto. So, yan. Meron tayong konting pritong isda o kaya yung sinugbang isda. Pwede nating ihalo sa ating pagluluto ng gulay, lalong-lalo na sa mga Ilocano, magdingding sila or magluto sila ng gulay, meron talaga silang inihahalong isda, prito man o kaya inihaw. Sa Bisaya, sinugba na isda. Siyempre, of course, meron tayong tinatawag na baguong. Sa aming mga Ilocano, pag yung mga karamihan sa aming mga Ilocano, nanghihina kami pag yung parang wala kaming natitikman na bagoong sa aming dinengdeng o kaya sa aming buhay, hinahanap-hanap namin yung tinatawag na bagoong. So, sa mga Ilocano, bagoong is our life. Diba guys? Kasi yung mga ninuno namin, talagang hindi sila nawawala ng bagoong para sa kanilang ulam. So, ayan guys, yung aking dinengdeng. So, ayan na guys, kumukulo na yung ating tubig. So, ilalagay na natin yung ating sibuyas at saka garlic. Ayan. Pakuluan natin siya. Sasama na natin yung ating isda. So, ayan. Pakukuluan natin hanggang yung katas ng sabaw. I mean, yung isda, mag-aano yung katas niya doon sa sabaw para malinamnam. So, ayan. Pwede na natin siyang lagyan ng bagoong. Dahil ito ay sauce lang yung bagoong. So, hindi na natin siya kailangan yung dikdikin sa tubig. Noon kasi, guys, isda yung ating bagoong, maraming isda. So, kailangan idikdik muna bago lagyan ng tubig yung bagoong bago natin ilagay sa ating dinengdeng. Pero ngayon, ay direct na siya. So, ayan, maglalagay na tayo ng bagoong. Bagoong ay pampalakas ng katawan. Ayan yung laging sinasabi ng nakakatanda sa amin, ng aming mga ninuno. Kuluan natin hanggang yung isda ay mag-aano na yung kanyang lasa sa sabaw. So, ayan guys, ang bango-bango. Sarap talaga. Siyempre, para mas masarap na lagyan din natin siya ng corn, chicken powder. So, ayan, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Ayan. Sa mga ibang nagluluto ng dinengdeng, iba-ibang klase yung kanilang nihahalo. Pero sa akin kasi ngayon, naka-steady ako sa alubati. Ayan. So, ayan na po yung ating dinengdeng. Nakaluto na tayo. So, kakain na tayong
para sa ating pananghalian or hapunan. So, meron akong inihanda rin na aking sawsawan kasi masarap kumain yung tinatawag nilang may chili or sili. Ayan. Kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa sili kapag tayo kumakain. So, ayan guys, meron tayong kanin. 1/4 lang sa bowl. Kasi mahirap na, nagme-maintenance na tayo ng ating pang high blood. So, at ito nga pala, muli yung aking ginawang homemade na chili. Yan. Kung maalaala nyo yung aking vlog na meron akong ginawang chili na pwede nating pang business. Ayan. Yan. So, kakain na tayo. So, muli si Auntie Erica Ikang, ibinabahagi ang kanyang pananghalian dahil hindi ako mahilig talaga guys ng karne. So, isda at gulay lang ako. Minsan-minsan din pa kumakain din ako ng karne pero hindi yung araw-araw. Tsaka konti-konti lang yung aking kinakain karne. So, muli si Auntie Erica Ikang lang sasabing maraming salamat sa panonood sa aking mga videos. Ito, agyamanak apo, daghang salamat, maraming salamat sa inyong tanan. Bye-bye, God bless!